Ayoko eh. Didn't anyone teach you manners? I mean, you know what? I mean, if I am not sad about it, why are you even? I guess every year as we get older, we realize our self-worth. If before I allowed people to step on me and bully me, well, not anymore. Because I know what I went through. I know my worth. I know what's in my heart. I know my heart. And I'm not gonna allow people to just... So if palaban means being respectful to yourself and actually handling it with grace, but putting your foot down, well then yes, I will not let you step on me. Oy, G, G, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit hanggang ngayon ay ayaw pa ding magkaanak ni Heart Evangelista. Okay. Una sa lahat, bago ko umpisa ng video na ito, disclaimer muna, gusto ko munang ipaalam sa inyong lahat na lahat ng mga maririnig ninyo o mga sasabihin ko sa video na ito ay of course sa pawang opinion ko lamang. Okay, kumbaga hindi ito galing kay Heart Evangelista, okay, o hindi galing sa doktor niya, at lalo nang hindi kami nagkainuman ni Paring Cheese, okay, at na-share niya sa akin itong istorya na ito, na silang dalawang mag-asawa lang naman ang tunay na nakakaalam. Kumbaga, ang pagbabasihan ko lang ay of course ang aking red pill philosophy, siyensya, at ang of course ang nature na of course may knowledge tayo simula pa noon. Okay. So bakit nga ba ayaw pang magkaanak ni Heart Evangelista kahit na antanda niya na at patanda na siya ng patanda, kasi si Heart Evangelista ay 36 years old na. Yun yung edad na naka-declare sa internet. Okay? Hindi natin alam kung gano'n na talaga katanda to, dahil sa totoo lang, kung tatanggalin mo yung make-up, tatanggalin mo yung mga retoke sa mukha niya, kitang-kita na si Heart Evangelista ay matanda na nga. Baka nga mas matanda pa sa declared niyang edad sa internet. Dahil, you know, lahat naman tayo, lahat ng tao, even si Heart Evangelista, ay hindi naman obliged na sabihin ang katotohanan sa buhay niya. Kumbaga, meron siyang karapatan na itago yung mga pribadong information tungkol sa buhay niya. Okay, so baka mas matanda pa siya doon. Okay, dahil kitang-kita naman. Kaya nga siya nagpa-collagen ng labi niya. Okay, kumbaga para hindi mapansin na umiidad na nga siya. Dahil habang tumatanda ang babae, yung labi na yan, it's either lumiliit o pumapayat, o kaya naman ay lumalawlaw. Okay, kaya ginagawa ng mga kababaihan, meron silang bagong pauso na pinapakolagen nila para mag-pout. Okay, magmukhang pouty yung lips nila. Okay, para yung parang kay Angelina Jolie, di ba? Karamihan sa mga nasa Amerika tsaka mga celebrity dito sa Pilipinas, ganyan ang ginagawa. Okay, para magmukhang mas bata. Dahil lang mas batang babae, mas mukhang healthy, mas pouty yung lips. Okay? Kaya ganyan ang ginagawa ngayon ng mga kababaihan. Tapos nagpaparetoke ng mukha, nagpapabanat ng balat, okay? Para mas mukhang bata. Dahil naiintindihan nila. Okay? Aware sila. Okay? Kumbaga, sa subconscious nila, aware sila. Na, o kahit na hindi pa subconscious nila, okay? Aware talaga mga kababaihan na ang batang babae o mas batang babae ay mas attractive, okay? Kumbaga, mas maraming makukuhang option, mas kagusto-gusto ng mga kalalakihan, kaya nga ayaw nilang magmukhang matanda. Okay? Yan yung, kumbaga, pandaraya nila sa dating market, okay? Na, well, aware nga sila, pero hindi pa rin nila pinapahalagahan yung youth nila. At ito yung ginagawa ni Heart Evangelista. Well, merong dalawang posibleng dahilan kung bakit ayaw niya pang magkaanak sa ngayon. Una, baka meron siyang health issues or medical issues. Let's say, baka baog o kaya hindi na pwedeng magkaanak dahil nga matanda na. Kumbaga, hindi na safe para sa katawan niya na mag-anak. Okay? Dahil napaka-imposible na hindi gusto o gustuhin ng babae na magkaanak. Dahil lahat ng kababaihan sa mundo gustong magkaanak nito. Kahit na yung mga brainwash pa ng feminism, kahit na yung mga babae na sobrang masculine pa, gustong magkaanak niyan deep inside them sa tamang lalaki. Okay? At dyan ngayon papasok yung pangalawang rason. Okay? Na siya mismo may sabi. Sabi niya, ayaw niya. Okay? Kumbaga ayaw niya magkaanak. So kung ayaw niya magkaanak,
hindi naman pwedeng hindi nga niya gusto dahil ang babae nga ginawa ng Diyos para mag-anak sa mundo at para makompleto ang pagkababae niya at para maging masaya siya sa buhay niya na rason kung ba't siya malungkot ngayon at sabihin na nating bore na bore kaya nga masculine ang ugali ni Heart Evangelista ngayon, okay? Na magkaanak nga para makompleto yung buhay niya, kailangan magkaanak siya. Then ang rason niyan, ibig sabihin niya kumbaga hindi niya gusto magkaanak, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil kundi dahil sa lalaking kasama niya, sa lalaking magiging anak niya. Kumbaga, hindi niya gusto yung seed nung lalaki na kinakasama niya ngayon. Kumbaga, ang habol nga lang niya doon, since beta o simp ang tingin niya doon sa lalaki na yun, walang iba kundi kung ano ang maipoprovide ng lalaking ito. Okay, yung yaman, yung security, yung buhay na meron sila ngayon, kumbaga yung pera, o kung ano na yung makukuha niya mga material na bagay, pero hindi yung magiging anak nun. Maaring biologically, maaring yung DNA nun, hindi niya gusto, okay, o kaya dahil nga simp, o dahil nga sabihin na natin beta male, hindi siya maparamdam nito ng let's say babaeng-babae siya, o hindi siya mapagana nito sa sex, kaya hindi niya magawang gustuhin na magpabuntis sa lalaki na ito. Kumbaga, hindi siya ganun ka-attracted dito sa lalaki na ito. Okay? So, wrong timing yung ubo natin. Bila na natin lalamunan natin. Anyway, so, yun nga yung rason. Okay? Kumbaga, hindi niya ganun kagusto na magkaanak kay Cheese. Dahil posibleng hindi gusto ni Cheese. Kaya nga pumili si Cheese ng magandang babae. Para saan niya yan? Kumbaga, para sa magandang DNA ng anak na magkakaroon siya kay Heart Evangelista. Diba? Kaya nga tayo, naturally, ang lalaki, mas attracted sa mas magandang babae ay dahil syempre sa sex. Sex na ang magagawa para sa atin ay bigyan tayo ng anak. Okay? Well, hindi lahat na nakikipag-sex nag-aanak, pero yun yung pinaka-reason nun. Kumbaga, yun yung pinaka-ugat nun. Okay? Para sa procreation. Para magbuntis. Okay? Kaya nga, meron tayong sex drive. Okay? So, kaya gigil si Cheese dyan. Kaya niya sinisimp. Di ba? Ginagastosan. Binibigyan ng pambili ng ganito. Sabi na shopping. Di ba? Kaya siya nagpapakasimp dyan. O, so, kahit nagdanay pa nila na may pera din naman si Heart. Sabi na natin ganun. Pero still, nagbibigay pa rin siya. Still, free pa rin yung attention niya. Still, si Heart pa rin ang nasusunod. Di ba? Hindi pwede hindi niya gusto eh. Di ba? Kaya niya ginagawa yan. Dahil nga, gusto niya siyempre ng anak dyan. Okay, deep inside him. Gusto niya magkaanak kay Heart Evangelista para, siyempre, sabihin na natin meron magpapasahan ng, ano niya, magpagpasahan ng legacy niya. Okay? Na yung tao na yon since, siyempre, meron tayong tinatawag na natural selection. Okay? Since yung tao nga na yun, maganda. Okay? Ang magiging anak niya, attractive din. Dahil nga ang gusto ng nature, pumili ka ng pinaka-attractive na mate na kaya mo para nang sa gayon yung maipoproduce ninyo na bata ay magiging attractive din. Dahil the more na mas magiging attractive ang mga bata o ang mga tao sa mundo, then mas maraming chance o mas malaki ang opportunity na mag-sex ang mga tao dahil ma-attract sila sa isa't isa. Kaya nga yung mga pangit na DNA, okay, sad to say, okay, hindi ko naman ito sinasadya sa inyo, but this is reality, okay, kaya nga sabi ko sa inyo, mag-improve kayo, improve nyo yung looks, yung money, status, game, at personality ninyo. Para at least, dun sa ibang bagay, kumbaga, irerespetuhin kayo ng babae, pipiliin pa rin kayo, magtutrow pa rin siya ng choosing signal sa inyo. Okay, so, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, na ang gusto ng nature, puro nga mga attractive, ang piliin ng tao, hindi lang sa ano niya, hindi lang sa looks ha, o sa DNA niya, kasama na rin pa rin sa ibang bagay, sa money, status, sa game niya, na pag-uusapan natin mamaya, na meron naman si Cheese, pero bakit hindi pa rin gusto ni Heart na kumbaga ay magpabuntis dito, okay? Pag-uusapan natin yan. Pero dito muna tayo sa nature, na kumbaga bakit ayaw ni Heart yung DNA ni Cheese, okay? Maaring hindi siya nagagwapuhan, okay? Maaring sabihin na nating yun nga, hindi siya ganado kay Cheese sa sex, okay? Maaring hindi siya talaga masaya, okay? Dahil kung masaya siya, i-reward niya yung alpha niya, okay? Hindi niya, kumbaga, tatanggihan sa gusto ng lalaki. Imposibleng hindi gusto ni Cheese. Gusto ni Cheese. Imposibleng hindi rin gusto ni Heart. Gusto yan ni Heart dahil babae siya,
Okay, hindi makukumpleto ang pagkababae ng isang babae kundi siya mag-aanak. Yan nga ang silbi niya sa mundo, mag-produce ng bata para sa susunod na generation. Okay, dahil pag wala na si Heart, wala na si Chase, yan ay magiging representative nila. Kumbaga, yan yung ano nila eh, yung how do you call this, yung kumbaga ano nila, contribution nila sa society mula kay Heart Evangelista. Kaya nga siya may uterus, 'di ba? Kaya nga siya tao dito, kaya siya babae, kaya niya kaya magbuntis, kaya siya may vagina, kaya siya nang a-attract ng mate na lalaki para magbuntis. Okay, gusto nila. Kaso nga lang problema, hindi attracted si Heart kay Cheese sa alpha niya. O kumbaga, hindi alpha ang tingin niya doon sa lalaki niyan. Beta ang tingin niya doon. Kumbaga, provider lang ng pera, ng security, ng status, o safety. Okay, dahil minisip niya siguro, hindi siya makakuha ng, ano, dahil nga nag-hit na siya sa wall. Di ba? Dahil, ano na siya, 36 na siya, baka mas may edad pa dyan. So, kailangan niya na ng safety. Di ba? Kaya ngayon, ano lang, kumbaga, tinitiis-tiis na lang niya. Okay, again, opinion ko lang to. Okay, hindi sinabi sa akin to ng dalawa. Hindi ako marites na nag-research pa ako ng tunay na rason. Opinion ko to base sa filosofiya na nalalaman ko. Okay, na, yeah, na kaya, yun nga, na tinitiis niya na lang, na kumbaga, eh, at least may napapala siya, at least may relationship siya, at least hindi siya magiging talunan sa buhay. Kumbaga, meron siyang asawa na nakasuporta sa kanya. Lalo na ngayon, na wala na siyang karir. Lalo na ngayon, na hindi na siya masyadong pinapansin ng mga tao dahil nga matanda na siya. Okay? So ngayon, safety na lang ang habol niya. Kumbaga, yung box na lang. Kaya nga sabi, di ba? Beta box, alpha fox. Okay? Yung mga alpha, yan yung mga una niyang boyfriend na nagpapabasa ng pusi niya, na nai-enjoy niya yung sex, na dadala yung emotions niya, na gusto niya magpabuntis talaga dun sa mga yon. Dahil ultimong sinature, yun ang pinipili para, you know, bigyan niya ng anak. Kumbaga, yung seed nun, ang gusto talaga ng babae. Pero dun sa mga beta provider, ang gusto lang ng babae din dun ay yung mga need niya, yung mga pangailangan niya. Kumbaga, kailangan ko na may tutulong sa akin para mag-survive sa mundo. At yun yung nagagawa ni Chis Escudero. Pero hanggang dun lang siya. Okay? Hindi siya lalagpas doon sa linya na yun na kumbaga ay aabot sila na mabibigyan niya ng anak si Cheese. Maybe someday, okay, or maybe may issues nga sila health-wise, o kumbaga sabihin na natin health ang issue nila, o medical lang issue nila, kaya hindi sila nagbubuntis. Pero kung gaya ng sinabi ni Heart, na galing mismo sa bibig niya, sabi niya, ay ayaw ko eh. O, diba? Sobrang masculine, diba? Ayoko eh. Ayaw kong bigyan si Cheese ng anak eh. O, diba? Na imposibleng hindi gusto ni Heart na magkaanak. Na imposibleng hindi gusto ni Cheese. Gusto nila. Aso nga lang, since ayaw nga ni Heart, at siya yung boss ng relationship nila dahil nga simp si Cheese, di ba? Dahil nga, dahil beta male nga si Cheese. So, alam, magawa si Cheese. Sumunod na lang ang sumunod, okay? Yun na lang ang kaya niyang gawin. Kumbaga, enjoy ko na lang kung anong bibigay ni Mrs., okay? Sunod-sunuran na lang para minsan may jackpot, di ba? Bigyan tayo ng swerte na at least masubo o kaya sabi natin mapagbigyan ng sarap-sarap dyan, okay? Pero yung anak, kaya bigyan ni Heart, hindi bibigay sa kanya. Kasi nga, si Heart ang may hawak nung susi kung magpapabuntis siya o hindi. Okay? Bagay na, palabo na ng palabo habang tumatagal. Dahil patanda na siya ng patanda. So, habang tumatagal yan, yung katawan niya magiging hindi na mas capable na mag-anak. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan ikaw ang alpha ng babae. Kung di ikaw ang alpha ng babae at yung resources mo lang o yung mapoprovide mo lang ang gusto niya, wag mong ipapasok sa relationship o bibigyan ang relationship mo, okay? Dahil yung babae na yan, gagamitin ka lang niya. Mas maganda na makipaggamitan ka lang, makipaglaro ka lang, isex mo lang. Okay, gamitin mo yung game ko na tinuturo ko sa inyo para maging alpha ka niya, para makuha mo yung gusto mo, okay? Hindi naman porque hindi niya gusto si Cheese biologically, ibig sabihin hindi na siya kagad bibigyan ng anak nito. Kung matututunan ninyo yung mga game na tinuturo ko sa inyo, instead na magngangawa kayo na maghalit sa babae dahil ganyan sila na may alam mami sa female nature pero galit sa babae, okay? Pero sabihin na natin nagtatampo sa babae dahil sa female nature, dahil di sila loyal o dahil nga ganyan na sila ngayon, okay? Kung maaaral ninyo yung mga tinuturo ko sa inyo, makokontrol ninyo ang game, mapapasunod ninyo ang babae. Kahit na masculine ang babae, magiging feminine yan kung matututunan ninyo lahat na itinuturo ko sa inyo, okay? Lalo tandaan nyo, nagiging masculine lang ang babae kapag ka-feminine ang lalaki. Nagiging alpha ang babae ng relationship kapag ka-beta ang lalaki. Pero kung ang lalaki ay masculine, ang lalaki ay alpha, magiging beta yon, magiging feminine yon.
100% yun. Walang babaeng bastos kung may lalaking leader, kung may lalaking masculine, kung may lalaking kayang mag-handle ng babae. Okay? Tandaan nyo, parang ano lang yan, bata o parang aso lang yan. Okay? Kung ano ang master, ganun yung magiging alaga mo. Okay? So kung spoilin mo yung anak mo, o spoilin mo yung sabihin na natin yung alaga mong aso, natural, balang araw, ikaw din ang kakagatin yan o ikaw ang babasusin ng batang yun. Okay? So, kaya ganyan yan si Heart kasi hindi niya gusto si Cheese. Okay? Hindi lang dahil sa DNA niya. Dahil, kung makikita, mayaman naman eh. May kita mo. Successful naman ang buhay. Diba? May status naman. Diba? Mayos naman personality wise, hindi masyado. Kasi malambot si Cheese. Okay? Ano si Cheese? Beta male simp. Okay? Nadaan niya lahat sa gift. Nadaan niya lahat sa pagsuko. Nadaan niya pagsunod-sunod. Okay? Nadaan niya lahat sa, ano, pagpipedestalize kay Heart. Diba? Kaya ngayon, si Heart hindi makadevelop ng genuine na feelings para kay Cheese. Okay? Kaya ngayon, since ganun si Heart, hindi siya masaya. So, ang understanding niya, ayoko magkaroon. O ang ano niya ngayon, ang gusto niya ngayon mangyari sa buhay niya, eh hindi magkaroon ng anak kay Cheese. Okay? Dahil kung gusto niya yan, hindi niya bibigay. Gusto niya nga eh. Diba? So, ibig sabihin, hindi niya ganun kagusto. Hindi genuine. Okay? So, yeah. Kanina naman, sabi ko, na kumbaga eh pwede rin naman magustuhan ka ng babae kahit hindi yung DNA mo ang gusto mo o DNA mo ang gusto niya. Totoo 'yun. Depende sa preference ng babae. Si Art kasi may pera siya. Si Art kasi may status siya, okay? Si Art kasi ano siya, kumbaga hindi importante sa kanya yung material na bagay na meron ka. Though kinukuha niya pa rin kay Cheese 'yun, kasi syempre, why not, 'di ba? Hindi mababawasan yung kanya, pero anak mayaman 'to. Spoiled brat 'to. Okay? May pera to. Okay? Kumbaga, may ere to sa ulo. So, hindi yun yung mga importanteng bagay para sa kanya. Mas importante sa kanya yung emosyon niya. Well, sa lahat naman ng babae, importante talaga yon. Pero, kung sa pera siya dadaanin ng Cheese, o sa status niya dadaanin ng Cheese, hindi siya doon madadala. Okay? Kumbaga, ang dapat na ginagawa ng Cheese, matuto siya sa babae, matuto siya sa game na tinuturo ko sa inyo. Okay? Pero kung may pera ka, tapos na may status ka, tapos hindi ka, let's say, yung itsura mo pasok dun sa minimum requirements ng babae, tapos yung babae na nakilala mo, hindi kasing yaman ni Heart o hindi kasing sikat ni Heart, okay? Then, ikaw magiging alpha niya. Okay? Kaso ang problema nga, maling babae yung nakilala ni Cheese. Hindi yan yung para sa kanya. Well, wala naman talagang maling babae kung marunong lang sana mag-game si Cheese. Kung alam niya kung ano yung dapat gawin sa babae, kung alam niya ang female nature. Kaso since wala nga siyang alam sa female nature at wala rin siyang alam sa pang-game sa babae, then yeah, pumapalya ngayon yung relationship nila. At tandaan nyo, ang isang relasyon, kaya ito nag-fail o kaya ito magulo ay dahil sa leadership ng lalaki. Dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang alpha. Okay? Dahil ang kadalasan na nangyayari kasi, ang babae ang madalas na napupunta sa leadership role, which is actually yun ang nangyayari sa kanila. Dahil nga si Cheese, patay na patay kay Heart. Ngayon si Heart, since alam niya yun, kitig advantage ngayon siya. Hindi dahil masamang tao si Heart. O sabihin na natin sinasadya niya yun. Ano nga namang gagawin niya? May power siya. So kahit na hindi niya gustong gawin, nagagawa tuloy niya. Okay? Bagay na nagpapabore sa kanya. Bagay na nagpapatuyo ng bajiji niya. Okay? Dahil hindi siya dapat maging leader. Hindi siya dapat maging alpha. Dapat siya yung beta. Dapat siya yung napapasunod. Dahil yun ang nature state niya. Dapat ang babae ang sumusunod sa lalaki. Pero since nga, hindi nga ganun ka-masculine si Cheese, tapos beta male simp pa, ano nga yung mangyari kay Heart? Siya ngayon yung magiging alpha. Siya ngayon yung, syempre, siya yung sinusunod eh. Siya yung sinasambay. Lalaki, ngayon lalaki ulo niya. So ano nga yung mangyari? Bibigyan niya si Cheese ng mediocre na relasyon. Mediocre na treatment. Okay? Hanggang dun lang si Cheese Escudero da boy. Okay? So, yeah, magpasalamat ka kahit paano na kahit hindi ka ganun kayaman o hindi ka ganun ka sikat o ganun kadami pera mo katulad ni Cheese o ka-influensya, at least marunong ka sa female nature, at least natuturuan kita ng game, at least hindi mangyayari sa iyo nangyayari sa kanya, 'di ba? Na ang gusto ng babae sa iyo ay yung tamarski mo, kumbaga mag-aanak ka balang araw para sa kanya o mag-aanak siya balang araw para sa iyo. Okay, kumbaga hindi lang yung resources mo gusto ko. O hindi nga talaga yung resources mo gusto ko. Ang gusto ko ay ikaw. Okay, kaya bigyan mo ako ng anak. Okay? Na bagay na kukumpleto kay Heart Evangelista o sa ibang babae na magpapasaya sa kanya. Na kaya nga siya masculine ang ugali niya ngayon o bastos siya ngayon para siyang rude. Okay, dahil yan hindi siya masaya sa buhay niya. Pero sa totoo lang,
hindi naman ganyan ang mga kababaihan. Okay? Dapat ang mga kababaihan ay mga mag-aasabi na natin mahinhin, hindi yung ganyan na si mo pati fan pinapatulan niya, 'di ba? Na ang reason nga kasi kaya sila ganyan ay dahil nga ano, sabihin na natin, diyan feminism, andiyan ang brainwashing, tapos mga weak pa yung lalaki. Mga lalaki na kaya weak ay dahil nga sa brainwashing ng society. Okay? Na parami ng parami, palala ng palala, okay? Na hindi natin kayang basta pigilan, pero kaya nating umpisahan na kontrahin kahit papaano. Okay? Kaya ayusin niyo yung mga sarili ninyo, matuto kayo sa game, huwag kayong magtampo sa babae, huwag kayong magalit sa mga babae. Instead, maghanap tayo ng solusyon. Maghanap tayo ng, mag-adapt tayo sa sitwasyon, kung ano na ngayon. Tapos, hanapin natin yung solusyon. Hindi para mag-simp sa babae, hindi para yumuko sa babae, hindi para asambahin sila, kundi para makontrol natin yung game. Dahil may pangailangan din tayo sa sex. Pero huwag nyo gayahin si simp boy, si simp Escudero. Okay, huwag nyo gayahin si simp Escudero. Kasi pag ginayahin nyo si simp Escudero, ganyan ang mangyayari sa inyo. Instead, gawin ninyo yung kabaligtaran. Pero kunin ninyo yung mga maganda kay Cheese, okay? Maging magpayaman kayo, ayusin nyo yung buhay ninyo, okay? Pataasin nyo yung status ninyo, ayusin nyo yung personality ninyo, o ayusin nyo yung looks ninyo, okay? Gawin nyo yung mga bagay na magaganda, okay? Tapos huwag nyo gayahin yung mga pangit na bagay. Okay? Dahil kung hindi ka rin, kung hindi rin siya si Cheese Escudero, hindi rin siya mapapansin ni Heart Evangelista. So, kudos pa rin doon kahit papano. Diba? At least napansin siya ni Heart, nakuha niya si Heart. Yun nga lang, sa maling paraan. Okay? Pero ikaw, gagawin mo lahat yung mga bagay na to sa tamang paraan. Okay? Para nang sa gayon, hindi yung wallet mo ang target ng babae, kundi yung tamod mo, kundi yung anak mo, kundi yung makasama kanya habang buhay, kundi yung kasal lang, kumbaga, kundi yung magkaroon ng pamilya sa'yo. Malak ka niya dahil may anak kayo. Okay? Kaya ayusin mo yung buhay mo. Mag-focus sa mga tamang bagay. Mag-focus sa grind and purpose mo. Okay? Huwag sa babae. Okay? Dahil palala na nga ng palala ang sitwasyon ngayon. Pero syempre, makikipaglaro tayo sa kanila. Pero syempre, gagamitin natin yung utak natin. Okay? Lahat ng knowledge na dapat ninyong malaman o sabihin na nating mga info na dapat ninyong makuha o maintindihan, sinasabi ko na sa inyo. Wala kayong ibang gagawin kundi gagamitin nyo lang yung mga logic ninyo. At alisin ninyo yung pagiging emotional, yung matampuhin. Okay? Matatampo sa babae. Mali yun. Hindi tayo magtatampo sa babae. Maganda nga yung alam na natin kung anong gusto nila. Maganda nga yung alam na natin kung anong nature nila. At least, alam na natin kung saan natin sila lalaruin. Okay? Dahil kung biological ang pagbabasihan natin o siyensya o history ang pagbabasihan natin, laging siyempre pipiliin ng babae yung pinaka-attractive talaga. Yung sabihin na natin may maayos na DNA. Okay? Pero kasama na rin siyempre yung may magandang buhay din yung lalaki na yun. Para sa, dahil para yun sa survival ng sarili niya bilang babae, dahil narcissist nga mga babae, di ba? Mahal na mahal na sarili nila, di ba? Para nga sila sa self-preservation, di ba? At syempre, para na rin sa survival ng magiging offspring ninyo. Okay, dahil ganyan ang buhay. Lahat tayo nandirito para sa survival. Kaya mula sa grind mo, sa purpose, at paghahanap ng mate, iisa lang lahat ang kakabagsakan nito. Survival ng human race.